Nagdako ko nga grabe ang pasakit tungod kay dili lang sa pinansyal among problema, nagdako ko sa broken family. Ang akong pamilya nagsigilag-away tungod lang pod sa pinansyal. Ug tungod kay kulang-kulang among pinansyal, nahimuon yun nga nagbulag ang ako ang mama ug papa. Ako isa ka midwife for 18 years, pero pigado lang gihapon, job order lang gihapon, wala sang retirement. So at the age of 64, 65, worried na ako kay hindi ako successful nga professional, wala akong retirement. Dili jud enough bang among income tungod kay may college, may kurinti, tubig, mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Pero kinahanglan man jud mo trabaho. At that time, last year, mga February, na-aksidente ang akong bana. Ginoo, unsa may plano nimo sa among kinabuhi? Hangtod na lang jud ba may inaani nga mag-antos mi sa kawad-on, tagai mi kasulbaron sa among problema, Ginoo. Ang Kappa Community Ministry International Incorporated ay isa po itong religious organization na kung saan wala pong ibang layunin o hangarin kundi ang maiahon sa kahirapan ang lahat ng mga tao, not only in the Philippines but to whole world as well. No? Ito po ay katuparan po sa ministeryo na inumpisahan ng ating Panginoong Hesus na sinabi niya, "Man shall not live by bread alone, but to the words of God proceedeth from his mouth." So, ang ginawa po na inyong pastor ay pinagpatuloy po yung tinatawag na ministeryo ng Panginoong Hesus. Kaya, nagawa ko pong naiahon sa kahirapan, sa paniniwala po ng ating ministeryo na yung maraming mga krimen na nangyari po o mangyari dahil doon po yung kahirapan. So yung purpose at a mission and vision ng Kappa po ay maiahon kayo doon sa mala-impernong kahirapan na yun patungo po dito sa kaharian ng ating Panginoon na kung saan ang purpose po ng Panginoon na kung tayo'y magiging anak niya ay we will live abundantly. Mababasa po natin yan sa Juan Jesus na kailangan po yung mga tao at mga anak ng Panginoon ay kailangan po silang mamuhay ng tahimik. Kumbaga, sinabi din yan ng Panginoong Hesus na "Come unto me all ye that have labor and heavy laden, then I will give you rest." Kung naalang yun tayo pag-ampong pagsalig, labi na yun niabot ang kapas among kinabuhi. Ang akong pangandoy sa una, makamotor lang mi para musimba mi nga nami kasakyan, pero karon nga naana ko sa Kappa nga mutuig na ko more than pa sa motor ang gihatag sa Ginoo sa amoa. Dako kay akong pasalamat kang Pastor Joel Apolinario ug kang Ma'am Rina tibuok sa iyang pamilya nga diin dako kayong kausaban among kinabuhi. Akong mga anak naka-eskwela ug tarong makahatag ko sa ilang allowance, akong mga igsuon, lami kayo ang imong feeling nga makatabang ka, lami kayo imong feeling nga og nay mangayo sa imong tabang makahatag ka sa ilaha. Pag-abot sang Kappa, inspirado ako. Wala na ko nang problema bisan ang ako mga anak, matagaan ko na sila sang ilang gusto. Kung ano ila problema, mabuligan ko na sila, willing ko magbulig kay sili ni pastor ang Kappa, both spiritual kag economic ang ibulig sang Kappa. Since we are really trusted God, Psalms 23 verse 1 says that if God is my shepherd, I shall not want. So wala po tayong problema diyan dahil patuloy po yung guidance, no? Patuloy po yung pag-care po sa atin ng Panginoon. So hindi dapat natin yung problemahin dahil ako naman po yung naniniwala na if God is with us, who can be against us?